Iginiit ni Blue Ribbon Committee Chair T.G. Gingona na sisiguraduhin niyang dadalo ang itinuturong mastermind ng Pork Barrel Scam na si Janet Lim Napoles sa Senate hearing sa November 7. Dagdag pa ni Gingona sa panayam niya kanina sa unang hirit na may karapatang manahimik si Napoles sa pagdini. Pero gagawin daw nila ang lahat upang masagot na sa wakas ang lahat ng mga katanungan tungkol sa issue. Yung seguridad ni Janet Napoles papunta ng Senado, magagaling Santa Rosa, okay na po yun? Well, ayan responsibilidad ng Philippine National Police yun. Okay. At nakikipag-ugnay sila sa Sergeant at Arms ng Senado. Okay. November 7, siya ho ba personal na pupunta roon o may iba pang mga mungkahi na via Skype daw? Hindi. Okay. Kailangan siya mismo pumunta roon. Mm-hmm. Siya ang pupunta doon. Paano ho ang magiging trato sa kanya kung ayaw niya pong magsalita? Well, you must remember, siguro kung ayaw niya magsalita, well, karapatan niya yan. Ano? Pero ang pinaka-importante ito, na itong buong storya, itong buong kwento, kailangan malaman ng taong bayan. Okay. Ano ba layunin natin dito sa hearing? Mm. Number one, para masagot yung ano ba nangyari? Mm. Paano ba nangyari? Okay. Sino may kagagawan? Mm-hmm. At sino dapat managot? Mm-hmm. At sa huli, paano natin maiwasan yung nangyari at hindi na ulit mangyari? And sa dupunot dulo nito, nandyan si Janet Lim Napoles. Napoles, opo. So, kung hindi natin tatawagin si Janet Lim Napoles, hindi natin masasabi na ang Senado ginawa ang lahat para malaman ang katotohanan. Pero siya ho ba'y magkakaroon pagkakataon maharap yung mga whistleblower na mga dati niyang empleyado na idinidiin siya dito sa investigasyon na ito? Magkakaharapan sila sapagkat okay. Hindi lang si Janet Lim Napoles ang sinabpina namin, pati yung mga whistleblowers na nag-appear last time.